Posibleng tumagal lang ng 3 buwan ang 500 pisong ayuda na inaprubahan ng Pangulong Duterte para sa mga pinakaapektado ng krisis sa gasolina. Ayon kay Acting Budget Secretary Tina Kanda, kaya namang ibigay ang pera pero tanging ang excess revenues lang mula sa value-added tax at dividends ang panggagalingan nito. Sa tansya nila, kakailanganin ng 20 billion pesos para sa 3 buwan lang at wala pang pagkukunan ng budget para sa mga susunod na buwan. Matatanda ang inirekomenda ng Department of Finance na 200 pesos ang ibigay sa buwan ng ayuda pero mismong ang Pangulong Duterte na rin ang nagsabing masyado itong maliit. Umaabot ng sa 13 million peso at 13 million na beneficiaries. So kung halimbawa i-compute mo yung 500 times 13 tapos times 3 months, napakalaki na yon. Hindi naman ay, sa isang hindi inaasahang programa o proyekto, malaki ang dapat itapat mong pondo para dyan. So gustuhin naman namin magbigay sana na mas malaki, hindi magawa. Samantala, hinihintay na lang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang opisyal na order mula sa Office of the President. Ito ay para makuha na ang pondo mula sa DBM at maipamahagi ng ayuda para sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na sa ngayon ay mahigit 4 milyon ang kanilang benepisyaryo at ngayon nga po ay patuloy ang ginagawang updating sa kanilang status at paghingi ng kaukulang requirements. Yung ating pong mga beneficiaries, particularly yung pong mga bata na minomonitor po natin, kung sila po ba ay nag-aaral o pumapasok sa paaralan at nagpapa-check up, meron po tayong compliance verification system kung saan tayo nakikipag-ugnayan sa Department of Health and sa mga local health workers para matiyak na itong mga individual na ito, itong mga beneficiaries na ito ay nakakapag-comply nga po dun sa mga kondisyon ng programa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.